Ngayon naman, simulan natin yung ating lesson. Ang lesson natin is all about absolute value. Absolute value and the operations, the four fundamental operations in integers. Yan. Share natin pala to para makapagsagot din pala kayo dito. Okay, lagay natin dito. Yan naman, yung link para sa Jamboard natin. So, kung sakaling hindi man kayo makasali sa Jamboard, okay lang. Pwede nyong tingnan yung ating ginagawa ngayon dito. Okay, punta muna tayo sa integers. Ano ba yung integers? Meron ba nakakaalam kung ano yung integers? Anyone? So, sana walang balikot, ha? Baka mabura na naman yung mga ano natin, mga given natin dito. Meron ba nakakaalam kung ano yung integers? Wala? Sir, yung pong may negative tsaka po positive. Yun. Sino yung nagsalita ngayon? Chini po. Si Chini. Okay. So, tama yan, ha? Pero binubuo. Sir, asa po yung link ng Jamboard? Nasa chat box. Lang. Dala natin. Hala, nasa niya? Ito na nga lang. Okay, dito muna tayo sa first page ng Jamboard. Sakaling nandito na kayo. Meron tayong teka lang. Hindi pa pala ako nakaset up. Kakagaling ko lang din kasi sa palengke. Na malengke pa si sir. Sarap ng buhay natin, ah. Okay. So meron tayong tinatawag na mga integers. Wala. Pangat na sulat. Ayan, pagpasensya nyo na. Ayan. Makaisa-is na. Integers. Binubuo siya ng tatlong set ng mga numbers. Ano pa kaya, ano kaya yung tatlong set ng numbers na yan? Palagay nyo. May tatlong set ng numbers siya na bumubuo sa integers. Ano kaya yan? May nasabi na kanina. Zero, sir. Okay, sino yun? Si? Dion po. Dion, okay, very good. Isa sa mga integers ay zero. Ano pa? Meron pang dalawang grupo ng mga numbers na bumubuo sa integers. Ano pa? Negative at positive. Yun. Si Dion ba uli yun? Okay. Okay, tama. So, meron tayong tinatawag na negative numbers. Yan, pagpasensya nyo na sulat ko, hindi ako sanay. Sanay ako sa blackboard. At positive. Meron tayong tinatawag na negative, meron din tayong tinatawag na positive. So, nung elementary kayo, ang pinag-aaralan nyo, kalimitan, nagsisimula din sa zero and sa positive. Nauuna yung positive numbers. Yan kasi yung mga counting numbers din natin na tinatawag. Mga numbers na binibilang natin. So, walang katapusan yan. Ang pinakamaliit na positive integer ay 1. Pinakamalaki, walang katapusan, infinity. Ngayon, ito 0, napadagdag siya. Dahil kailangan nating i-represent yung 0 o yung wala. So, kaya nagkaroon ng 0. Dati kasi nung mga Roman numerals, kung makapansin nyo, walang zero doon. Pero napatagdaga zero para i-represent yung wala. So kapag pinagsama yung positive saka yung zero, tiyatawag silang mga whole numbers. At yung mga whole numbers na yan, yan yung pinag-aralan nyo nung elementary pa lang kayo. Ngayon,
Di ko alam kung pinag-aralan nyo ng grade 6, pero na-invento rin ang negative. Bakit ba na-invento ang negative? Dahil, lalo na sa ibang bansa, yung pagsusukat ng temperatura sa Celsius, buwababa siya ng zero. So, para masukat yung temperatura, malaman kung gaano kalamig yung klima, nagkaroon pa ng mga negative numbers. Tapos, na-i-apply na rin siya sa iba't ibang larangan, katulad ng pag-apply ng lugar, halimbawa, kung kikubay mababa, mataas, sa military, pwede yun. Saan pa ba? Sa golf, ginagamit yung negative sa sports. Sa accountancy, ginagamit din ang negative para sa pagbabangko, para ipakita kung ano yung mga utang. So, nagre-represent din siya sa utang. So, kalimitan, nagre-represent ang negative sa utang. Okay. So, yan yung mga numbers natin. Kalimitan po, ang ating, ganda ng guhit ko. Ang ating pong integers, nilalagay natin siya sa number line. So, sa line, inire-represent natin. Ang nasa gitna ay, ano kaya ang number nasa gitna? Zero. Zero, sir. Okay, very good. Nakikinig pa, zero. Ano kaya yung nasa kanan? Positive 1 po. Okay, so positive. Hindi lang positive 1. So, walang katapusan yan. Kaya line yan eh. May arrow yung line. May arrowhead siya. Para ipakita na walang katapusan. So, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Sa kaliwa naman. Negative 1. Negative 1. At yung iba pa, negative 1 patuloy. No? Hindi lang basta negative 1. Hanggang dito lang yan. So, negative 2, negative 3, negative 4. Hindi naman natin kayang isulat lahat dahil walang katapusan nga yan. No? So, yan. Naiaayos siya sa number line. Ngayon, ano naman itong tinatawag na dito sa number line pala, sorry, bago natin pag-usapan yan. Pinakikita dito na lahat ng papunta sa kanan, palaki ng palaki. So mula 0, 1, nagiging 2, palaki siya ng palaki hanggang sa lumayo na lumayo. Papunta naman sa kaliwa, ano nangyayari? Paliit po ng paliit. Okay, ganun lang kasimple. Paliit ng paliit. Yung number line, hindi lang to horizontal. Minsan, vertical din siya. Patayo. Yun, vertical din. Yung zero nasa gitna, ano kaya yung nasa taas? Pataas ay? Okay, positive, negative? Positive. Positive po. Okay, very good. Positive po. Sa ilalim? Negative. Negative. So, ayan. Pwede rin iayos sa ganyang paraan yan. Ngayon, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga integers, kung paano siya ino-operate. At unang-una sa lahat, ang pag-uusapan natin ay absolute value. Ito, absolute value. Nandito sa page 2. Pero bago natin sagutin yan, absolute value. Ano ba yung absolute value? Paliwanag natin sa number line. Sabi, ang absolute value daw ay ang distance from of a number from zero. Sulat ko dito, no? Distance of a number from zero. Distansya daw ng isang number from zero dito sa number line. For example, kapag hinanap natin, ang symbol ng absolute value ay dalawang bar. Absolute value of 2. Itingnan daw natin kung gaano kalayo yung 2 mula sa 0. So bilangin natin ilan. Ilan yun? 1, sir. 1, sir. Bilangin natin. 1. 2 po. 2. Ilang spaces yun? Ilang spaces? 2 po. Okay, so ang absolute value ng 2 ay 2. Mayroon ba? Hindi po. Hindi po. Okay. Tingnan naman natin yung sumunod na example. Paano naman, sir, kung absolute value of negative 4?
Hinahanap daw natin kung ano yung distance ng negative 4 from 0. So, bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo. So, ilang kaya yung distance ng 4 from 0? Negative 4 from 0. Ilan? Bilang ulit. Bilang. Nagbibilang lang tayo. Apat, sir. Apat. Apat po, sir. Yun. So, answer dito ay? Apat po. 4. Nakuha ba yan? Sagutan natin yung sumunod. Doon tayo sa page 2. Ano kaya yung sagot dito? Number 1. Sinong gusto sumagot? Sige, pwede nyo yung sulat na dito agad. Ah, teka lang. Ano na lang pala? Tatawag na lang ako. Ah, volunteer na lang muna. Sinong magbo-volunteer? Magsabi na agad. Para hindi ano, magkagulo. Baka magkagulo eh. Sino-sino magsulat? Sinong sasagot? Volunteer muna. Tatawag ako. Sinong gusto mag-volunteer? Magsalita na. Volunteer. Sinong gusto sumagot? Yun. Sino yun? Si Ralph. Ralph, ikaw ba yan? Hey, Ralph. Sagutan mo yung una. Absolute value of 9. Okay, very good. The answer is 9. Next. Next tayo, absolute value of negative 5. Would like to answer. Sinong gusto mong sumagot? Wala na ba iba? Pakita kayo. Pwede kayong tumaas ng kamay. Pwede kayong mag-chat kung gusto nyo. Anyone? Chini. Sige, Chini. Yun. Sino na sumagot nun? Chini, ikaw ba yan? So, the answer is... Ikaw ba, Chini, yung sumagot? Hindi po, sir. Hindi. Sige, ikaw na sumagot doon sa huli. So, wag muna kayo magsusulat kung hindi pa kayo natatawag. Respeto tayo doon sa mga natawag natin. Chini, ikaw na sumagot doon sa huli. May pagkakataon pa, meron pa tayong sasagutan na iba. Kaya mag-alala. Ikaw ba yung nagsusulat dyan? Sagutan mo na yung last. Ayan. Sige, nagsusulat. Medyo nahihirapan siyang sumulat. Yan, ang ganda. Pero may third dog po yung salit nga. Ah, sige. Tutulungan na lang kita para... Ayun, pambura pala ito. Yan. Okay, 0.5. Mahirap ba yung absolute value? Yeah, hindi. Hindi po, okay. Sir. Ganun lang kasimple yan. Ganun lang kasimple. Pero minsan, nagkakaroon ng negative sa labas. For example, halimbawa, negative tapos absolute value ng 9. Ang question, apektado ba yung negative ng absolute value? Apektado ba siya nito? Hinahanap ba yung distansya ng negative 9? Hindi, no? Ang apektado lang yung nasa loob, 9. So, ang absolute value ng 9 ay 9. Pero, may negative pa rin siya sa labas, kaya negative 9 ang magiging sagot. Guess niyo po ba? Opo. Okay. So, kung may negative sa labas, hindi siya apektado. Magiging, ano, hindi mababago yung, hindi siya mababago ng absolute value. Pero, kung nasa loob yung negative natin, yun, magiging positive siya. Dahil ang absolute value, pag in-absolute value natin, walang negative yun. Dahil distansya yun from zero. Okay, ngayon, punta tayo doon sa sumunod nating lesson. Punta naman tayo sa addition. So, may questions pa tungkol doon. May questions po, questions. Bago tayo pumunta, tanong... Nahihirapan pa ba kayo doon? May tanong po ba? Wala. Okay, wala na ata akong kausap ah. Wala po, sir. Okay. Dito tayo ngayon sa page 3. Okay, dito tayo sa page 3. Ayan na, may nagsagot na agad. Pasaway. Sige, sagutan mo ngayon sumunod. Yan. O, wala naman. Paano tayo mag-a-add ngayon ng integers? So, addition tayo ng integers. Paano tayo mag-a-add ng integers? So, meron tayong rules dito. No? Sulat ko yung rule. So, hindi ko na masyadong, ano,
habaan da, yung ano kasi kapos nga tayo sa oras. Ituturo ko na lang, no. So una, kapag nag-a-add tayo ng integers, titingnan niyo muna kung pareho ang mga sign nila. Sabihin kung pareho bang positive o kaya pareho negative. O minsan kapag magkaiba. Pakisabi nga sa akin, alin dito sa apat yung pareho ang sign? Yung pangalawa po. Okay, check natin. Itong dalawa, parehong sign. Anong parehong sign? Paano naging parehong sign to? Parehas po negative. Four. Okay. Ano pa? Ano pa yung parehong sign? Sir, yung una po. Okay, very good. So, itong dalawa ang same signs. How about ito namang different signs? Ano naman yung different yung signs? Pangatlo po, sir. Okay. Third one and the fourth one. Fourth one. Okay. So, anong daw gagawin natin? Magsimula tayo dito sa same signs. Ano ang gagawin natin pag parehong sign? Una, kailangan natin silang i-add. Add lang natin. So, add natin. Would like to add the first one. What should be the answer? Anyone? Taas ng kamay lang tayo. Uy, 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 uy. Sino yan? Sino yan? Mag-volunteer muna. Mamaya, mamaya magsagot. Travis, sige. 7 po, sir. Okay, tama. So this is 7. Ito, pag-addin muna din natin. Add lang muna. Add. Negative 8. Yun. Sinabi na rin agad yung sign. Negative 8. So sa huli, kailangan lang natin malaman kung anong sign nung sagot. So kagaya na nakita nyo, dahil positive to pareho, ang sagot? Ang sagot? Positive din. Kasi yung pera, pag dinagdagan ng another na pera, kakaroon ka ng maraming pera. Tama ba? So same signs, positive. The same time, kapag pareho namang negative, utang ka, umutang kang 4 pesos, umutang ka ulit 4 pesos kasi utang nga yung mga negatives eh. Gano'n nakarami yung utang mo? 8 pesos. 8. Oo, hindi ka naman magkakapera kung may utang ka yun. No? Kailangan mong bayaran pa rin yun. So, simple lang. Kailangan mo lang silang ipag-add. Tapos, kukopyahin lang natin yung sign. Ay, kakopyahin natin yung sign ng given natin. Kung ano man yung sign ng given, kung positive man siya, copy lang natin. Kung negative man siya, copy lang natin. Ganun lang pag pareho ang sign. Mahirap ba yan? Hindi po, sir. Okay. Next, punta naman tayo. Paano pag magkaiba? Titignan nyo naman. Magkaiba naman siya. Ano naman ang gagawin natin? Sir, yung mas mataas. Okay, ano muna yung gagawin natin? Pagma-minus po. Okay, sino yun? Okay, very good. Tama kayo, no? Ma-minus naman natin siya. So, kung makapansin nyo, baka malito kayo, sir, addition, ba't magma-minus tayo? Ganun talaga ngayon. Integers kasi yan. So, kapag different signs, nagma-minus na tayo. So, pag-minusin natin pareho, sinong gusto mag-minus dito sa una? Would like to answer? Sagot na lang. Boses na lang. Galan, tignan ko lang. 1 po. Yan, one. Okay. 1 po. Okay, sulat natin. Answer is 1. How about sa ilalim? 2 po. 2 po, 2. Okay. Ay, hindi pala. Kamali. 2. Yan lang, pinag-minus muna natin. Pero kailangan nating malaman kung ano yung sign niya. Alin kaya dito yung negative? Itong 1 o kaya itong 2? Yung third po. Yung 1. Ang negative ay? 1 po. No. Itong 2. 2. Yung 2, sir. Yung 2 po. Bakit? Ito lang ang paliwanag dyan. Mas mataas po yung ano? Mataas. Yes? Pero mas mataas yung 8. Yung negative. Okay. So, hindi naman actually mas mataas yung 8. Kasi mas maliit talaga yun eh. Mas malaki yung number na negative, mas maliit yun.
Okay po. Nagets niyo ako. Ikaw ba? Okay po, sir. Ikaw ba mas gugustuhin mo na bibigyan ka ng nanay mo ano ng 6 pesos o kaya ng 8 pesos na utang? Ano mas pipiliin mo? Sir, yung 6 pesos. Siyempre. 6 pesos po. Yung 8 pesos, babayaran mo pa yun eh. Utang yun eh. Diba? So yung 6 pesos ang tatanggapin mo. Mas malaki talaga yung 6 pesos. Pero, kung kukunin natin ang absolute value ng dalawa, ano absolute value ng negative 8? 8. Okay, very good. Ang absolute value ng negative 8, so sulat ko lang dito ha, ang absolute value ng negative 8 ay equal sa 8. 8 po. Ang absolute value ng 6, ilan? 6 po. Yan. Alam, mas malaki six. Dyan. Yung 8 po. 8, yun. So, yun yung ano natin, yun yung dahilan natin. Kukopihin natin yung sign of larger absolute value. Ay, pangit. Sorry ah. Medyo hirap magsulat. Value. Pangit. Sala. Absolute value. Ay, so ganun lang kasimple. Or, sa mas mabilis sa salita, halimbawa, may 7 pesos ka, tao 6 pesos yung utang mo. Binayaran mo yung utang mo. May sukli ka pa ba? O may utang ka pa rin? Wala na po. Wala na po. May sukli ka pa, piso. Diba? Wala ka na utang, may sukli ka pang piso. Kaya positive one yan. May pera ka pa. Ngayon, baligtarin rin natin. May utang kang 8 pesos. Tapos, binayaran mo 6. May utang ka pa ba o may sukli ka na? Meron pa po, 2. Meron pa utang. Po. Kaya nga negative 2. Nakuha niyo po ba yan? Opo, po, sir. Okay. Opo, sir. So, may question ba dito? Opo, sir. Wala. Okay, sige. Punta tayo sa sumunod. Sige, kayo naman ang magsagot. Would like to try. First one. Amiela. Amiela. Kung hindi nyo man kaya magsagot dito, pwede nyo lang sabihin yung sagot kapag tinawag ko kayo. Yan, pwede rin kayo magtaas. Three, sir. Ang sagot ay? Number, ito. Answer dito. Seven. Answer ay? Seven po. Ayun. Seven po. Okay. Positive, negative? Seven po. Positive, negative? Positive. Okay. So, positive? Po. Seven. Tama. Very good. Next natin. Number two. Would like to answer? Si Cedric. Sir, one po. One. Positive, negative? Positive, sir. Okay. Very good, Cedric. Next, number 3. Sino pa to? Si... Teka lang ah. Mataas. May nakaharang eh. Kumakita pa nga. Si Ralph. Negative 8 po. Negative 8. Okay, very good. So sa positive, pwede nang hindi nyo lagyan ng plus. Okay lang yun. Sa negative, dapat lagyan talaga natin. Negative 8. Okay, next natin. Last one. Pwede kayo magbukas ng camera. Ah, okay. Sino to? Tika lang. Kini. Sir, negative 2 po. Mm-hmm. Negative 2? Tama ba? Negative 2? Ay, positive 2 po pala. Yeah. Negative 4. Yeah. Eh, sala. Positive 2 pala. Positive 2, hindi. Positive 4, sir. Positive 4 po. Positive 4. Sir, pang-apat po pala. So, ito. Okay, ito. Magkaiba ng sign. Minus tayo. 10 minus 6 ay 4. Mas malaki ang absolute value ng 10, kaya 4. May questions po tayo.
Nine po. Okay, so yung addition may, do sa kung meron kayo nung app, marami doon na addition. So pwede niyo eksperimentuhin kung ano yung ano, kung ano yung mga magiging sagot doon. May questions po tayo sa addition? Wala po. Okay, punta tayo sa sumunod. Apat na operations to, so sana matandaan nyo bawat isa. Pwede nyo reviewin to, wag nyo lang buburahin, no? Pwede nyo reviewin yung mga bagay na to. Naka-record din naman siya, pwede nyo paulit-ulitin. Pag dumami, halimbawa, dumami yan, 6 plus negative 5, tapos nadagdagan ng isa pa, ang rules natin applied sa dalawahan lang. So dalawa-dalawahin nyo lang. Kapag naging tatlo yan, apat yung pinag-a-add, dalawa lang muna, dalawa-dalawa. Ang gagawin nyo. Para masagutan nyo siya na maayos. Okay pa? So, halimbawa, naging ganito. 6, example ako, 6 plus negative 5 plus negative 5. So, pwede nyong gawin, dalawa-dalawahin nyo lang. So, itong dalawa, magiging positive 1. Saan nyo isunod yung negative 5 plus negative 5? Anong sagot na dito? Negative 4, sir. Okay, very good. Negative 4. So kapag tatluhan, huwag niyong bultuhin. Yung iba kasi nalilito na kapag dumami na. Dalawa-dalawa pa rin yung rules natin. Okay, punta tayo doon sa sumunod. Subtraction of integers. Paano naman tayo magsusubtract? Marami yung nalilito dito sa subtraction. Kasi, sir, paano tayo magsusubtract? Eh, nagmaminus na nga tayo sa addition. Eh, mabilis lang ang subtraction. Dahil kabaligtaran lang to ng addition, di ba, baligtarin lang natin. Ibabalik lang natin siya sa addition. So, paano gagawin yun? Magbibigay muna ako example. So, ang kailangan nyo lang gawin, paalamin nyo kung anong symbol nito. Kung ano ba ang sign nito. Ang sign nito ay positive. Papalta natin siya. Gagawin natin siya negative. So, ang gagawin natin, ito, ika-copy lang natin. Copy. Negative. 9. Sumunod, itong subtraction, gagawin nating addition. Gagawin nating addition. So, bumalik tayo. Naging addition na siya. Tapos, itong huli, papalta natin siya ng sign. Kung positive 23 siya, gagawin natin siyang negative 23. Tapos gagawin lang natin kung ano yung ginagawa natin sa addition. Titingnan natin kung pareho ng sign o magkaiba ng sign. Pag pareho, pag-a-addin. Pag magkaiba, ima-minus. So anong gagawin natin dito? Anong gagawin natin dito? Okay, very good. Add. So 9 plus 23, anong magiging sagot? 9 plus 23, anong magiging sagot? 36, sir. Mm-hmm. Napasobra naman nata. 32 po. 2. At siya ay tama, negative. Dahil pareho negative yan. Utang at utang, nadami ang utang. Negative 32. Kopya ba yan? Ulitin ko. Meron naman kayong pagkakataon para doon sa mga susunod pa. So, ang una nyong gagawin, the first one ay, ano nga ang gagawin? Yung una, ito yung tiyatawag na minuen. Positive yung ano. Kokopyahin lang yung una. Kopyahin. Yung subtraction sign, anong gagawin natin? Gagawing addition. Papalta natin siya. Ulitin natin ha. Kopya, copy. Ito ay copy. Itong dalawa, papalta natin. So, yung minus sign magiging plus. Tapos yung negative natin dito, magiging positive. So, anong gagawin na natin dito? Parehas ba ito o magkaiba? Parehas, sir. Kung parehas, anong gagawin parehas natin? Po. Add. So, ano ang answer natin? 16, sir. Answer ay? 16, sir. Okay, very good. Positive, negative?
Positive. Dahil positive to. Positive din to. Next, punta ulit tayo din sa pangatlong example. Ano mangyayari sa negative 8? Siya ay magiging? Positive. Siya ay magiging? Sa subtraction, siya ay magiging? Wala tayong papalitan sa una. Negative 8 pa rin. Okay po? May narinig ako nagsabing positive. Wala tayong gagawin. Kukopihin lang natin. Next. Ano daw gagawin natin dito? Gagawin add, sir. Gagawin nating add. Very good. Next. Ito, anong sign to? Kung siya ay... Ano ba to? Negative 7. Negative. So, anong mangyayari dito? Magiging? Positive 7. Magiging positive 7. Ganun lang kasimple. Hindi papaltan, papaltan, papaltan. Ito na siya. Ngayon, babalik tayo sa rules ng addition. Ano nga una natin titignan? Kung sila ay magkapareho o? Magkaiba. Negative 1, sir, sagot. Sila ay magkapareho o magkaiba muna? Magkaiba, sir. Magkaiba po. Sir. Dahil magkaiba, anong gagawin natin? Minus. 8 minus 7. 1. Negative 1. At mas malaki ang absolute value ng negative 8, kaya negative 1. So step by step process po tayo. No? So very good yung mga mabilis makakakuha nung ginagawa natin. Kung hindi man, yung iba, tingnan nyo lang po kung ano nangyayari. So yun lang mga rules natin dito. Kailangan lang natin kopyahin yung una, yung tiyatawag na minuend. Ala, nawawala yung aking mouse. So, kukopyahin lang natin, 9. Anong gagawin dito? Change to? Nawawala. Nawawala yung mga kausap ko. Last, sir. Add. Change to addition. Ito. Minus 15. Negative 15. Minus. Negative 15. Okay. Hindi na minus. Negative 15 na lang siya. Nakita niyo ba yung pagkakaiba? Yes, sir. Negative. Okay. Opo, sir. O yan. Magiging negative 15 na siya. Anong sagot natin dito? Sagot natin. Negative 6 po. Negative? Sino yun? 6. Bravo. Okay. So, answer natin ay negative 6. So, ganun lang kasimple. Kailangan lang nating paltan. Change the sign of yung second given. Kailangan lang natin paltan yung sign ng pangalawang given. Tapos, poproceed tayo. Gagawin natin ang rules of addition. So, yan. Yan po yung rule natin kapag magsusubtract tayo ng integers. May question po tayo dun? Wala. Wala na nagsasabi. Punta tayo dun sa number 3. Sa 6th slide. Nandito na ba kayo sa 6th slide? Sagutan natin yung una, 8 minus 12. Paltan muna natin. We would like to change it to addition. Let's change it to addition first. Would like to do it? Pakisulat dito. Sinong magbo-volunteer? Sige, Cedric. Sulat mo nga muna yung pagkapalit. Tingnan natin kung tama. Kung nahihiyaman kayo sumagot, pwede kayong mag-try dyan sa sarili ninyong mga ano. Yun. Sige, okay lang. Kahit pangit na sulat. 8 plus. Ayan. Tinipe na. Yun. Okay siya na. Mag-automatic ha. O, mamaya mo sagutan. Mamaya. Ayan. Sinagutan na. Yung problema. Yan, binago. So, kita nyo, tama yung ginawa niya, no?
So yung 8 kinopya lang, yung minus naging addition, tapos yung 12 naging negative 12. Okay? So pinalta natin. Yan lang kasi simple. Balik ko na yung mga ano ko. So, would like to answer? O kaya yung sagot dito? Would like to answer? Anyone else? Kaya na ba iba? Sino pa? Sige, sagutan mo na ang mismong, ano mo, mismong sinulat mo, Cedric. Okay, so tama. Negative 4. Dahil mas malaki ang absolute value ng negative 12, kinopya natin yung sign niya. O sa madaling salita, kung mas malaki yung utang, edi may utang ka pa rin, di ba? Yan lang naman kasimple yan eh. Next, punta tayo dito sa pangalawa. Paki-transform muna to, gawin natin siyang addition. Kagaya ng ginawa dito kanina ni Cedric. Sino naman yung gusto magsagot? Iba naman. Iba naman. Wala nang iba. Bili, sayang oras natin. May multiplication division pa. Mabilisan talaga to. Sinasabi sa inyo eh. Mag-aaral kayo mabuti. Sino pa? Ang gusto magsagot? Ulitin lang natin, no? Papalitan lang yung pangalawang given. Tapos, babalik tayo doon sa ginagawa sa addition. Pwede kayong... Amiela, nataas ka ba? Gusto mo sumagot, Amiela? Hello? Chinny, sige, Chinny. Ikaw na ba yung nagtatype, Chinny? Sir, hindi po yung automatic. Nasaan na? Yun. May nagsusulat na plus. Okay, tama. Negative 3 plus 7. Sige, sagutan mo na rin. Negative 3 plus 7 magiging... Ano yan? Ba't 14? Ano yan, H? Sir, 4 po yun. Ah, 4 po yun. Ah, meron kasing nagsusulat na iba. May nangingilam. Okay, sige, sige. Tama, positive 4. Very good. May nangingilam na magsagot. So, ulitin ko lang, no, kapag may natawag, sila muna yung pagsagutin natin. Ano, para give chance to others naman. Next natin. Sa pangatlo tayo. Sino naman? Ay, nag-error. Okay lang. Sige. Naintindihan ko. Maulan kasi ngayon. Pang-apat. Pang-apat. Sino pa ang gusto sumagot? Bukod kay Cedric. Maalam na yan eh. Ba naman? Mamaya ka ulit, Cedric. Sa multiplication naman. Ba naman? Wala. Bili, magtatagal tayo. Sige, Cedric, ikaw na nga muna ulit. Tagal na, ayaw nila. Oh, ba't naging Y yan? Ayos ah, may automatic anong detector ang ano mo. Three plus six equals nine. Ayos. Ito lang oh. Hindi nagkatagpo ng landas yung plus mo. Okay, last one. Tama. So, kinopya. Pinalta ng plus na nawala yung pangkrus niya. Tapos yung negative six, naging positive six. Dahil naging pareho sila ng sign, add lang, 3 plus 6, 9. Ganun lang. Last one. Last one. Would like to answer?
Anyone? Yung huli. Oh, iba naman. Na namumuro na si Cedric. Sir, hindi naman. Iba naman, wala na? Try nyo lang. Sir, medyo lang. Medyo lang. Mabilis lang oh. Kukopihin nyo lang. Papaltan yung minus, pagiging plus. At papaltan nyo itong huli, gagawin yung papaltan nyo ng sign. Kung positive siya, magiging negative. Kung negative siya, magiging positive. Kailan ba siya positive? Ayan oh, kalimitan, walang parenthesis. Kailan ba siya negative? Ayan, kalimitan, may parenthesis, pinaghihiwalay para hindi kayo malito. Magiging positive itong mga to, ito, magiging negative. Isusulat nyo na lang. Tapos, babalik lang tayo doon sa rules. Kung magkaiba, minus. Magkaiba, minus. Magkapareho, plus. So, last one. Wala. Yan na. Sinong gumawa nito? Medyo mali pa ng konti. Sinong gumawa nun? Sinong gumawa nito? May konting mali pa. No, kaya yung mali dito. Sige nga, analyze nyo. Sir, yung 10. Alin? Yung 10. Yung 10. Ay, hindi pala, sir. Actually, tama yung 10. Tama, naging negative 10 siya. Yung mali lang. Sir, addition po. Okay, tama. Dapat, ito ay magiging plus. Okay. Yun, may nagsagot na rin. Siya nagsagot nito? Wala na namang naamin. Tama kaya yung sagot, 16? Tama kaya yung sagot, 16? Sir, negative 16 po. Okay, dapat negative 16. Sino yung nagsagot nun? Yan, tama. Negative 16 siya. Dahil pareho ng sign, ang utang at utang, pag dinagdagan, utang pa rin. Parang sa tao lang din yan. Kapag mali yung ginawa mo, dinagdagan mo ng mali, dadami yung pagkakamali mo. Okay? So, yung mali, kapag dinagdagan mo ng maraming mali, mali ka pa rin. Okay po? Naintindihan niyo po yan? So, sana naintindihan niyo kung paano tayo nagsusubtract. Okay na. May question po tayo dito. Wala po, sir. Okay. So, sigurado ako, wala ka ng tanong dyan. Alam mo na eh. yung iba, ayun, nagtatry pa sana si Chini. Okay, mamaya, punta tayo doon sa sumunod. Multiplication na tayo. Mamadali tayo dahil medyo marami itong i-cover ko. Sa modular, sa module nyo, wala nakalagay na multiplication at division. Pero kailangan to, ito sa, isa to sa pinakamahalaga. So, paano ba mag-multiply? Ito yung isa sa pinakamabilis na rules natin. Sabihin ko na agad yung rules. O baka may nakakaalam sa inyo. Meron ba? Okay. Sige, sabihin ko na lang, no? Again. Sir, mamultiply po yung dalawa? Oo, tama. Mamultiply lang natin. Wala tayong division sa multiplication. Hindi katulad sa addition. Pero, meron pa rin rules yan. Ganun pa rin. Merong same signs, hahanapin nyo pa rin yung pareho, tsaka yung different. So, ano mangyayari pag same signs? Kapag same signs, kailangan maging positive ang sagot. Example, 7 times 12 is equal to, ilan to? 80? 80 ilan? 84. 84. Dahil same sign siya, parehong positive, ang sagot mo, positive din. Okay po. Punta tayo sa pangalawa. 5 times 7. Negative 5 times negative 7. 5 times 7 muna tayo. 35, sir. 35. At dahil pareho siyang negative, magiging siyang positive pa rin. Diba? Sabi nga, same signs, positive. Kapag nag-multiply ka ng parehong positive,
positive 'yun. Kapag nag-multiply ka ng pareho negative, positive 'yun. Okay po? Huwag kayo malilito ha. Sa addition, iba. Kapag nag-add ka ng dalawang positive, positive. Pag nag-add ka ng dalawang negative, negative pa rin. Pero sa multiplication, iba. So, huwag nyo pong paghahaluin. Sa multiplication, pag pareho ng sign, positive. Okay po? Malinaw po ba yun? May kausap ba? Okay. So, paano pag different signs? Automatic yun ay negative. Ayan, nasagutan na agad. Negative 48. How about yung huli? Zero po. Okay. Zero po. Yan yung last rule natin. Any number multiplied by zero is equal to zero. Anong sign niya? Positive or negative? Positive. Wala po. Kapag zero. Wala. Wala pong sign ang zero. Ang zero ay hindi positive, hindi rin siya negative. Okay po? Kapag ba may pera ka, pag wala ka bang pera, may pera ka? Wala nga eh. Paano ka magkakapera? Diba? So zero. Kapag wala ka bang pera, may utang ka. Wala nga, zero nga eh. So ang zero ay neither positive nor negative. Hindi mo pwedeng sabihin na negative zero. Hindi mo din pwedeng sabihin na positive zero. Mali po yan. Okay. Punta tayo sa sumunod. Sagot na tayo. Hello! Ayan na nga po mga kaibigan. May mga nagsagot na. Okay, sige. Sagutan natin yung dalawang nahuhuli. So tama yung una. Negative 24. Positive 25. Yung dalawang nahuhuli na lang. Who would like to answer? Negative 242. Parang sala. Sir, negative 264 po. Oo, oh, negative 264. Ayusin natin. Yan. Daming nagsusulat. 264. Okay. So, ayan po. Tama. This is correct. Ay, naka-cursor pala ako. This is also correct. May questions po tayo. Di ba? Ang bilis lang ng multiplication. Ang problema nyo lang dyan, wag lang kayo malilito. Wag lang kayo malilito sa rules natin. Lagi nyo tatandaan, sa multiplication, ang positive times positive ay positive. Ang negative times negative ay positive din. Sa multiplication yan. Pero ang positive plus positive ay positive. Ang negative plus negative ay negative. Huwag nyo kakalimutan. Addition yan. Okay ba? May question po tayo dito? Wala na po, sir. Okay, mabilis lang to. Multiplication. Last one. Oy, but multiplication pa rin nakalagay? Hindi ko pala nabago to. Using ko lang. So, dito tayo sa... Division. Okay. Division of integers. So, ano ba yung rules natin pag di-divide? Meron, actually, pareho lang to ng sa multiplication. Kapag meron tayong same signs, positive din ang magiging sagot. For example, ang same signs dito, ito. So, pakidivide nga. 48 divided by 8. Sige, 11 sagot na kayo. Po. Ay, 11? Hindi po, 6 po, sir. Yun, G. Tama, 6. The answer is 6. So, positive 6 siya. No. Oh, ito na. Susulat ko na. Yan, 6. The answer is correct. The second one. 5 po. 5 po. Okay, very good. The answer is 5. At positive siya dahil parehong ng sign. Pag magkaiba naman ng sign, negative ulit. So, different signs.
negative ulit siya. So, ang answer natin dito, kung sino man sumulat ito, tama po yun. No? Negative 8. Dahil magkaiba siya ng sign. Ngayon, dito lang tayo naiiba kapag zero, kapag division ng zero. Ano kaya ang sagot dito? Zero divided by 5. Pwede nyo isulat dito. Ano kaya ang sagot dito? Zero. Okay, very good. The answer is zero. Zero divided by a number is equal to zero. Zero. Pero, ito kaya. Ano kaya sagot nito? Would like to answer. Ano five, kaya ang sagot nito? 5 divided by 0. 5 po. 5 po. Siya may sabi ng 5. 0, sir. 0, sabi ni Cedric. 0. May nagsabi 0, may nagsabi 5. 0 po. At lahat ng sagot nyo ay mali. Negative. Bakit kaya? Bawal pong pag ano yun. Sige. Pakita ko lang. Let me illustrate to you kung paano nangyayari yan. Halimbawa, meron kang... Alam. Kukunin ko lang yung chopsticks dito. Halimbawa, meron kang isang stick. Hahatiin mo siya sa dalawa. Kaya ba? Ah, teka lang. Mali pala. Kaya po. Kaya, no? Hatiin sa dalawa. Yan. Nahati ko siya sa dalawa. Tama. Opo. Ito naman, ilan yung hawak kong stick? Wala po. Wala. So, yung walang stick, hahatiin ko sa dalawa. Ilan na yan? Invincible zero. Zero pa rin. Wala pa rin eh, di ba? Kahit hati-hatiin mo yan ng maraming beses, kaya kong hatiin yung zero, pero ang sagot, wala pa rin. Nakuha nyo yun? So, pakita ko ulit, no? Pakita ko lang ulit. So, ito yun. Ito yung sinasabi ko. Yung zero, kapag dinivide natin sa kahit ilan, zero pa rin. Pero baligtarin rin natin. Meron tayong number. Halimbawa, ito. Ito ang ating stick na to. Ilan to? Isa po. Isa. Isa po. Isa po. Kaya ba natin itong hatiin sa zero? Hindi po. Hindi po. Ayan, kapag hinati natin sa zero, sabi nyo ang sagot, zero. Mawawala siya? Wow. Magic. Ganun ba yan? Hinagis nyo po eh. Ah, hinagis. Kaya nga, hindi ko siya hinati. Hatiin natin sa zero. Sabi sir, parang imagine lang natin na ganun. Hindi pwede. Hindi mo siya hinati, di ba? So, ano kaya yung sagot doon? 1, 0, 1. 1. Hindi, hindi natin hinati kasi 1 pa rin siya eh. Diba? Cannot be. Cannot be. Ano yun? Bubuyog. So, ang sagot po doon, tingnan nyo lang dito sa ating screen. Ang sagot po ay, sulat ko lang. Hindi lang. Lagyan natin, gawin natin text pala para mas kita nyo. Ah, saan ba yung text? Ayun. Sagot po ay yan ang sagot. Ito lang. Babaan ko. Basa nyo ba? Undefined po, sir. Undefined. Sa Tagalog, hindi may papaliwanag. Kaya hindi talaga kayo tatama sa sagot nyo. Ang sagot dyan ay undefined. So ang symbol ng undefined, sulat ko lang. Pwedeng ang isagot nyo, ito na mismo salitang to. Pwede rin naman yung symbol. Kung tatandaan nyo yung symbol ng infinity, ganito yung symbol ng infinity. Ang symbol ng undefined, babawasan nyo lang. Yan ang symbol ng undefined. So kapag ang number ay dinivide natin sa zero, ang sagot dyan ay undefined. Hindi may papaliwanag. Kasi kahit ako, hindi ko kayang paliwanag. Nakita niyo yung stick kanina. Hindi ko siya kayang hatiin sa zero. Kapag naging one ang sagot natin, hindi ko siya hinati sa zero. Naintindihan niyo po ba? So, ayan po yung sagot natin. Undefined. May question po.
Wala na po, sir. Okay, subukan natin itong last set. Oh, last one. Sir, may like tanong ba po si Gian Aiden? Sina? Gian Aiden. Gian po. Cannot be. Ah, sasagot ka. Gian, sagot ka doon sa una. 72 divided by 9. Sige, sulat mo lang. Yung pangalawa, sinong gusto sumagot? Positive 8. Okay, very good. Yung pangalawa, sinong gusto sumagot? Sige, Cedric. Sir, wait lang. Sige lang. Negative 6. Tama ba? Negative 6. Positive 6, sir. Okay, tama. Positive 6 dapat. Dahil pareho ng sign yan, positive. Sa addition lang kapag pareho, nagiging negative. Na, pareho negative, negative. Sa addition lang po yan. Okay po. Wag tayong papakalito. So, delete natin. Next, number 3. Would like to answer. Okay, Travis. Negative 13 po, negative 13. Negative 13, okay. Next. Itong pang-apat. Would like to answer, number 4. Number 4, Ira. Undefined po. Okay, very good. So, answer natin dito ay undefined. Sulat natin. Kung sakaling hindi nyo maisulat yung ganito, hindi nyo ma-type. Ang i-type nyo na lang yung mismong salita, undefined. Next natin, yung panghuli. Panghuli, Ralph. Undefined po. Mm-hmm. Undefined ba? Zero, sir. Zero po. Okay. Zero. Kapag nauna zero, sagot dito ay zero. Oh, okay, malilito doon natin. Tingnan nyo yung pwestuhan. Kapag yung zero, ginawang panghati, undefined siya. Pero kapag yung zero yung hinahati, zero yung sagot. Okay ba? Questions, questions. May tanong po tayo? Wala po. Ay, multiplication pala ulito. Teka lang. Hindi ko na mabago. Kung wala nang questions, wala nang tanong, kung meron pa ba susunod ko, wala na. Okay. So, yun lang po yung ating ang ating operations and yung absolute value. Kung wala nang tanong, di ayos. Maraming salamat sa pakikinig nyo para sa nung ito. Sa ating, so yun lang yung pinagagawa ko ngayong linggo. Kung titingnan nyo sa ating Google Classroom, meron na tayong dalawang kailangan gawin. Yung isa ay yung sasagutan nyo sa Google Forms. Yung isa ay yung pinagagawa ko na game. So, yung isa maglalaro lang kayo, yung isa magsasagot talaga kayo. So, wala nang tanong, dyan po natatapos ang ating lesson para sa week na to. Sana po may natutunan kayo. Thank you po, sir. Okay. Thank you po, sir. No problem. Thank you po, sir. Bye. Okay. Bye. Salamat po, sir. Oh. Yeah, thank bye-bye. You po, sir. Picture muna ulit tayo. Maulan, ha? Dala kayong payong. Picture muna ulit tayo. Dala kayong kapote. Pakita muna ulit kayo. Pakita kayo lahat. Yan. Nabalta ko lang yung layout. Nasa... Yan. Yan na, pakita ulit kayo. Hello. Hi, guys. What's up to my vlog? Hello. Hi. Wow. Parang bagong ligo pa yung iba. Fresh na fresh. Oh, pakita mo na kayo. Mga classmates nyo. Hi. Smile. Tapos PPM ko na lang ulit kung sino yung, kung kanina napapunta yung video, kung saan napapunta yung video eh. Ayan o, may mga hindi pa nag,
Bubukas ng camera, hindi pa kaya. Bachini, social ka. Dalawa pa yung account mo dito. Sir, wala pong camera yung isa. Ah, walang camera isa. Sige. Okay, teka lang. Reprint screen ko lang. Oh, smile kayo. Ready? 1, 2, 3. Say, kalabasa. Ba't kalabasa? Eh, lalagay ko lang doon sa ano natin. Nasaan ba yung inyong ano? Online class. Ano yung online class? Hindi lang, isa pa ha. Hindi lang. Ay! Hindi. Wala. Ako sa mapapwest ko. Yan. Isa pa. Isa na. Okay. Ready. 1, 2, pabango ba kayo? 3. Ah, talagang inamoy nyo pa, ha? Isa pa. Yun. Oh, pa-paste ko na uli dun. Ah, nawala. Wala. Oh, ayaw mag-send. Bakit? Mamaya na. Turan ko na yun. Sige, sige, bye-bye. Bye, guys. Bye-bye. Aral kayo mabuti. Sagutan niyo yung pinagagawa ko, ha. May mga hindi pa rin sasagot sa iba. Bye-bye. Thank you po, sir. Bye. Thank you po, sir. Ingat. Bye-bye. Ingat. Bye po sa inyo lahat. Ingat. Dala kayong payong, ha. Magdala po kayo ng bayong pag-uwi. Dala payong. Pagkapote, pa-uwi. Well, paiwan pa, papaiwan pa kayo, ha? Eh, log out na kayo. Log out na. Mo, yan, log out pa. Ayan. Travis, baka sa'yo makapunta ang video, ha? Iyan mo sa akin. Pasa mo sa akin. Log out ka na. Yun. Okay. Bye, self.